Hai, aku si Leta. So ayun, welcome back sa ating channel, no, at magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito is nandito pa rin ako sa farm ng aking kaibigan. Ayun, may mga itlog dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito hina-harvest doon sa kulungan ng mga manok. At siyempre kasama ko si Nanay. Nay! Hi, ako si Leta. Oh, yan si Nanay Leta, kasama ko yan mamaya. So tara guys, samahan nyo kami. Sinesizing ni Nanay yung itlog. So mula doon may mga small, may large, medium at saka XL. May timbangan sila na ano, makikita natin kung anong yung size. Ayan. So this day, itong mga itlog na ito is tatlong tray sa isang araw. Mahigit 40 pieces na manok. So every day is nakaka-harvest ng sobra tatlong tray. Pag meron tayong ganito, meron tayong mga mas maraming manok, mas marami ding itlog yung ating na-harvest. So, tulad nila Nanay is nagsisimula pa silang nag-alaga ng manok. So, ayan, nakita na ang yung resulta at may mga bumibili dito. So, ang mga price niyan, ang presyo niyan is nakalagay dito, ang price list. So, nagbabalak pa yung kaibigan natin na mag-i-expand ng mga ano, ng marami pang manok sa area na ito. So ayan guys, punta na kami doon sa ano, sa mga manukan. Kasama ko na si Nanay. So ayan guys, no, yung manukan nila Nanay. Ayan. So pag nag-aalaga tayo ng ganito guys, is kailangan talaga bumili tayo ng ganito, yung kulungan nila. Mas maganda kasi yung kulungan na ito dahil naka ano siya guys, parang naka slide lang siya pababa, tapos yung itlog nahuhulog dito. Mas madali yung pag-harvest. So ayan, kinukuha na ni Nanay. Yan yung mga itlog. So mamaya is isa-sizing na naman yan. So kung meron tayong ito guys, ang mga manok dito is nasa ilang manok na andito, Nay? Mahigit 40, no? Sabi ni Bugi. So ayan. Uy, ano pa si itlog to? Ah, ito yung sira guys. Nasisira yung itlog kasi hindi perfect. Hindi perfect talaga yung pag-harvest ng itlog. Ang dami guys. Yan, ang dami ng mga manok. Ang lalakas pang kumain. Ito lang yung ginagawa nila, kain at saka ano, itlog. Yan, dami pang itlog. Grabe. Pwede ka nang may itlog araw-araw. Ito yung magiging ulam mo. Pero ito binibenta para ika nga yung pag nag-ano tayo, nag-aalaga, so may income tayo. So balik ang ano, balik yung ating kuhunan. So ganito pala guys yung ano guys, yung set up nito. So ito yung tubig. Pero brown, anong halo nito, Nay? Tambay. Ah, may ano pala, gamot. So itong gamot is ito yung nakakatulong para yung ang mga manok na ito ay hindi magkakasakit. Kasi alam naman natin na ang manok siyempre may ano din tulad ng tao, nagkakasakit. So para madipinsahan at saka hindi magkakasakit is may tubig. Ang tubig nila may halong gamot yan. Diyan lang sila umiinom ng tubig. Ayan. So, grabe guys yung na-harvest ngayon. Kaninang ano, mga alas 8 ng umaga is may na-harvest na kanina. Ay, mga ilang dalawang ano na, no, 3 kanina. So, ngayon naman is nasa isang 3 yung harvest ni Nanay. Ayan. So, grabe guys. Ayun. Grabe ang ano. Ang dali. So kung mayroon kang mga siguro mga 200 na ano, manok. Oo. Mas maraming itlog. Grabe yung ano,
grabe yung investment ng kung magbi-business tayo ng manok. So, hindi, so grabe, ang lapas kumain ito. Ang tatakaw. So, ang feeds naman ito is, ito yung nakakatulong, guys. Yan. Ito yung nakakatulong sa pag-itlog ng manok kasi may ano ito eh. May ewan ko kung ano yung hinalo ng ano dito. So, kayo naman, yung alam nyo is mag-comment down na lang kayo kung ano yung halo sa ano nito na nakakaitlog yung mga manok. So, yan o. Oh, umiinom yan o. Oh. Laying mask. Ah, laying mask pala, sabi ni nanay. Yan o, umiinom siya. Hanap tayo. Yun o, oh, umiinom yan. Oh, yun. Yan sila o, oh, umiinom. Ganun yung pag-inom nila, guys. So, grabe, guys. Napakadali yung ano, ang pag-aalaga ng manok sa ganitong business kasi wala ka nang ano eh, wala ka nang ginagawa. Ayun lang, nagpapakain at saka nag ka-harvest ng itlog. Ito ang harvest namin. Ito yung harvest ni nanay. So ayan, no, yan ang isa sizing mamaya. So ganito lang, guys, no, yung pagiging setup is may mga ano dito, may kailangan kasi daw yung manok kasi as hindi nauulanan kasi yan yung isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit yung ating mga manok. So ganito is yung yero nila sa taas is mayroong transparent na yero. Thank you. Bye, thank you. So ayan, guys, no, nakita na natin yung mga manok or manokan ni Boss Boogie. So kasama natin si Nanay kanina. Magkikita po tayo, guys, sa mga susunod kong mga video at maraming salamat.